Hi, I'm Ralph Rivas at nandito pa rin ako ngayon sa Labuan, Baguio, Indonesia kung saan kasalukuyang isinasagawa ang 42nd ASEAN Summit. Napakaganda ng tanawin dito talaga sa Labuan, Baguio. Pero napakaseryoso naman ng mga usaping tinatalakay ngayon ng mga miyembro ng ASEAN. Kaninang umaga nga ay kakatapos lang nitong opening session at nagkita-kita na ang lahat ng mga leader ng ASEAN. Pero bago pa natin pag-usapan itong opening session at mga nangyari sa umaga, ay pag-usapan muna natin itong nangyaring interview kay Philippine President Bongbong Marcos Jr. sa mga reporter. Sabi niya, hikayatin raw niya ang iba pang mga leader para isulong ang pagsasapinal ng Code of Conduct sa South China Sea para humupa na ang tensyon sa naturang lugar. Sabi ni Marcos, ang isang binding na COC ay magbibigay ng linaw at makakabawas sa anumang miscalculations. Nilinaw naman ni Marcos na ang mga negosasyon kaugnay sa COC sa South China Sea ay hiwalay pa sa ASEAN Summit. Sinagot rin ni Marcos ang iba pang issue tulad na lang ng pagpapalaya kay Mary Jane Veloso, ang Pilipinang nakulong at hinatulan ng kamatayan sa Indonesia matapos maging biktima ng mga illegal recruiter at walang malay nakapagdala ng illegal na droga sa naturang bansa. Sabi ni Marcos, patuloy ang diskusyon kaugnay rito pero ayun na nga, sabi ng Indonesia ay ang kanilang batas ang masusunod. Gayunpaman, umaasa si Marcos na maiuuwi sa Pilipinas si Mary Jane. Sinabi rin ni Marcos ang posibilidad sa pagtatalaga sa gobyerno ng mga talunan noong 2022 elections. Na-lift na kasi ang one-year ban ng appointment ng mga tumakbo noong eleksyon. Walang binanggit na pangalan si Marcos pero dahil ika nga ay tapos na ang OJT o on-the-job training ng mga nasa posisyon, tukoy na ang kung sino ba ang nakapag-perform ng maayos sa isang taon sa opisina. Binanggit rin ni Marcos ang usaping renewable and alternative energy. Dapat raw ay i-fulfill ng ASEAN members ang commitment nito sa Paris Agreement. Binanggit rin niya ang pagkilala sa international law at international rules-based system para sa kalakalan. Tandaan natin na kasama ang Pilipinas sa Regional Comprehensive Economic Partnership, isang free trade agreement na naglalayong pababain ang taripa at red tape sa kalakalan. ASEAN should demonstrate its commitment to the principle of free trade and to the multilateral trading system. I am pleased to announce that the Philippines has deposited its instrument of ratification for the Regional Comprehensive Economic Partnership, or RCEP, agreement. We are optimistic that RCEP will serve as an engine of growth that will help build more resilient supply chains and support the integration of our micro, medium, and small-scale establishments into the global economy. ASEAN should uphold international law and the international rules-based system, which has underpinned the peace, security, stability, and prosperity of our region. As a staunch advocate of the protection of the rights and welfare of migrants, the Philippines welcomes Indonesia's ASEAN chairmanship priority of strengthening regional cooperation to address cross-border crimes, particularly trafficking in persons caused by the misuse of technology, and to mainstream the protection of migrant workers and their families in crisis situations. Her Majesty, Excellencies, as one community, it is imperative that we provide whole of community support to Timor-Leste as it continues its meaningful journey towards full ASEAN membership. Timor-Leste's membership can only strengthen our ASEAN community as it expands the reach of ASEAN's united front to face the challenges of the 21st century. Samantala, ngayong hapon naman inaasahan ang bilateral meetings ni President Marcos sa leader ng Lao PDR at Vietnam. At yan muna ang latest dito, Ralph Rivas Rappler, Labuan, Baguio, Indonesia.